mga ka-sibs. Welcome back. Medyo matagal-tagal eh. Na-busy tayo sa trabaho eh. Ngayon, sisingit natin. Itong vlog na tayo para sa mga katulad ko noon na torn between Honda BRV versus Avanza top of the line yung G. Sa personal choice ko talaga, number one talaga sa akin si Honda BRV. Pero yung ano lang, ang gusto ko talaga dun si ano, si yung top of the line ni Honda BRV. Yung 2023 ah, yung ngayon, ano, yung BRV VX. Fan kasi talaga ako ng sasakyan na yung hindi masyadong, ano, gusto ko minimal lang, minimalist lang na simple cute. Ayaw ko masyadong maraming, hindi ko type kasi masyadong maraming cladding. Although, may personal preference naman tayo sa sasakyan. Nung lumabas si Honda BRV na yung 2023, grabe, nagandahan din talaga ako. Kaya naging number one choice ko talaga siya eh, na itong gusto kong MPV. Pero nung kasi nung bumili kami sa sasakyan, hindi lang naman ako ang may say. Siyempre, may iba pa rin yung mga kapatid. Ayun na, ang vlog nga natin ngayon ay para sa mga taong nag-iisip kung Honda BRV ba or Toyota Avanza G. So, let's go. Comparison tayo. Una, BRV. Sige, mga variant mo na pala. Pareha sila apat. Taga-apat sila. Oo. Si Toyota mayroong aba, ang pinakamababa. Yung pinakamababang variant ni Toyota Avanza, si J. Yun yung pang-taxi. Ginagamit karaniwan. Tapos si Avanza E naman na manual. Tapos si Avanza E na CVT. At saka yung top of the line Avanza G CVT. Si Honda BRV naman, apat din. Merong Honda BRV S manual transmission, Honda BRV S na CVT, tsaka Honda BRV na VCVT, at tsaka yung top of the line nila na Honda BRV VX CVT. Yun yung sensing sinasabi. Yung may sensing kasi parang complete total package na si ano. Actually hindi mo pwedeng i-compare si Avanza G kay BRV. Bakit? Honda BRV. Sa presyo pa lang malayo talaga. Pinakadikit talagang kalaban niya si Veloz. Pero kasi tinanggal ko sa choice ko si Veloz that time. Bakit? Kasi sa looks eh, hindi para sa akin, hindi ko bet si ano. Kasi Veloz. Oh, iba kasi mas talaga. Gusto ko talaga yung itsura ni Avanza. So, 'yun yung reason namin kung bakit si Avanza yung pinili naming i-compare kay BRV. Though, hindi talaga siya pwedeng i-compare. Pero para sa akin kasi, sa personal choice ko kasi, number one si BRV, number two si Avanza G. So, ngayon, sino bang pwede nating itapat kay Avanza G sa variant ni, ano, ni BRV? Kasi si BRV, yung pinaka-lower variant niya, na S manual transmission na nagkakahalaga ng 1,090,000. Si Avanza G na top of the line 1,059,000. So doon pa lang, 'di ba? Sa choice, kung kukumpara ko sa kay Avanza G, mas mahal si BRV S manual transmission, pero manual transmission kasi siya. Manual eh. Pero sa mga lover ng manual transmission, di go for ano, for manual transmission. Pero tapos na ako sa 5 taon kung pagdadrive ng manual. So, tapos na ako din. Gusto ko naman manahimik ang legs ko sa sa pagdadrive. Mas maganda pa rin pag-aralan nyo na mag-manual muna bago mag-automatic. Maganda pa rin. Maganda pa rin. Di pa rin mawawala yung manual eh. Para sa akin, di mawawala yan. Yung ano, yung Montero pala na manual na 6-speed, ang ganda nun ha. Mabilis yun, 6-speed. Mabilis yun. So, si S manual transmission ni Honda, hindi ko siya pwedeng itapat kay Avanza G. Kasi manual transmission siya. And at the same time, though mas mahal siya. Pero yun nga eh, hindi sa features, hindi eh. Pero si ang pinakamalapit sa kanya si kay Avanza G si ano, si VRB na S variant na CVT. Pareha silang dalawang CVT, pero itong si CVT ng Honda BRB S ay 1,150,000. So layo. Nasa 91,000 ang difference compared to Avanza G. So pwede nating ilapit doon. So agree ba kayo doon mga baka may mag-disagree na naman ha. So doon tayo sa VCVT na ang price difference sa Avanza G ay 91,000 pesos only. 91,000 pesos. Looks muna tayo sa exterior. Looks. Sa exterior nilang dalawa. Sa dalawa? Oo.
para sa akin equal talaga eh. Patas lang. Oh, patas yung looks nilang dalawa. Uh-huh. Fan ako ng lowered car tulad nitong Avanza. Taas. Kasi alam niyo guys, kapag ka ang sasakyan ni sobrang kaya nga pang racing, pang lowered kasi body roll, maganda ang body roll. Pero kung sasakyan mo ipapaangat, yung ano niyan, yung body roll niyan sa mga curb. Uh-huh. Eh medyo may ano ka konting extra care ka doon. Uh-huh. Yun lang ang ano doon ang consequence kapag ka mataas yung ground clearance mo. Pero kapag lowered ang sasakyan mo naman, yung ano, smooth yung pag-grip mo. Kasi yun yung napansin ko dito sa Avanza. So, teka, exterior muna tayo. Napunta ka agad dun eh. Sa exterior niya, yun nga, equal. Ang ganda. Ang ganda ng front ng Avanza G. Ang ganda rin ng front ng BRV. Talagang, alam mo yung silang dalawa, parang pagka pinagtabi mo sila, para silang magkapatid na ano, na luxury vehicle. Pero hindi luxury vehicle. Ano, luxury. Yung sa likuran naman, mas nagustuhan ko para sa personal preference ko to mga kapatid. Ano? Sa aking mga kapatid dyan, ha, huwag yung magagalit. Pero mas gusto ko talaga si BRB sa likod. Yung looks ng likod ng tail lamp, pagkaayos, pag-segregate ng mga ilaw. Alam mo yung BRB, napaka-plain lang talaga sa akin ng likod nun. Pero nagagandahan ako sa pagkasimple ng likuran niya. Yan yung sa elegant na sinasabi yata nila. Eh, maganda rin naman itong si Avanza G. Pero mas nangingibabaw yung likuran ni ano ni BRB. Mas okay na sa BRB. Ano pa ba? Yung ground clearance, yun nga. Mas gusto ko sa ground clearance ay si Avanza G compared kay BRB. Sabihin na natin na bumpy road ang Pilipinas, pero kasi sa daily life na gamit ko itong si Avanza. Hindi naman ako dumadaan ng rough road eh. Hindi naman ako magpupunta ng mga kung saan-saan. Kung kailangan ko pumunta ng pang bundok, eh, ba't ko dadalhin to, di ba? Eh, di ibang sasakyan ang dadalhin na dahil mayaman, no? Mayaman. Sana may iba tayong sasakyan na, eh. No? Kung ang sa tingin mo, eh, gusto mo talaga yung life, daily life mo na gagamitin sa sasakyan is medyo bumpy road sa inyo, eh, di, go for BRV. Kasi ako mas gusto ko talaga yung ano, yung sa ground clearance mas medyo lowered para yung stability control niya is mas ano. Mas maganda eh. Mas maganda kasi kapit. Alam niyo yun, mapapansin niyo yun guys kapag mabilis ang takbo niyo. Pero huwag niyo gagawin yung mabilis ang takbo nung maharurot kayo tapos biglang liko. Huwag niyo gagawin yun. Yung alam niyo yung iba yung ang layo ng difference pagka yung likuan na medyo normal na speed na ililiko ka compared sa mga higher ground clearance. May body roll talaga, mararamdaman. Yung sa gulong naman niya, sa wheel size, ang wheel size ni Avanza G ay 16 two-tone alloy wheels. Si BRV S na CVT, two-tone din yata siya. Two-tone na 17-inch naman. 17-inch malaki, no? Ang ganda naman. Maganda. So sa gulong, sa size ng gulong, mas gusto ko si BRV. Pero sa design sa Avanza. Maganda yung mas maganda design ng Avanza. Para sa akin ah. Para sa iyo. Mas alam mo yung mas para sa akin kasi talaga mas gusto ko napaka simple na may dating. Yan yung gusto ko. Alam mo yung pag kinumpir mo yung design ng gulong ni BRB tsaka ni Avanza G. Pag kinumpir mo sila, gusto ko yung size ng 17 pero ang ganda ng design ni 16 ni Avanza G kaya sa design Avanza G ako sa size sa ano ko BRB. Okay? Okay. Nagsari-sari na no. Nagsari-sari na. Now may power side mirrors. Side mirrors na tutupi. Pero ang advantage ni Avanza G kay BRB is meron siyang safety features na blind spot monitoring. Nawala, di ba? Sensor so, yun, din. Sensor yun. So, dun pa lang sa sensor na yun, natalo ni Avanza G CBRV. Sa presyong price difference na 91,000 pesos. Di ba? So, yun pa lang. Malaking it's bagay yun. Malaking bagay. Para sa akin kasi, napaka-useful talaga. Dapat sa lahat ng sasakyan. Merong side mirror monitoring talaga. Maganda nga yun. Malaking factor yun for safety. May iba nagsasabi, kung walang ganyan, kaya ko naman mag-drive ng
BRB nang walang ganyan. Eh di sana kung sinabi mong kaya mong mag-drive nang walang, eh di mag-drive ka na lang ng pinaka-basic na sasakyan. Kasi may mga ganun nagko-comment eh, yung mga ahente yan eh. Kino-compare nila yung mga sasakyan. Eh at dahil nung sabi yung iba, eh ano kung walang cruise control yung sasakyan ko? Kaya ko naman mag-drive nang walang cruise control. Tapos may sasabi, eh ano kung meron naman yung sensor? Kahit kaya ko naman mag-drive nang walang sensor. Hello. Hello. Kaya nga bumili ng mas mahal na sasakyan na maraming mga features, safety features eh. Para mas madali, mas safe sa daan. Kung kaya mo mag-drive ng walang ganun, mga walang power side mirrors, mga safety sensors, mga yung mga hill start assist, edi mag-drive ka ng pinaka-basic para mas mura. Di ba? Hindi yung i-down mo pa yung iba na ano na ganun-ganun, di ba? para sa sale kasi nila yun eh. Para makabenta eh. Sales stock nila eh. Alam mo naman sa kalsada ng Pilipinas, ang daming mga, lalo na sa mga nakamotor. Yung sumusulpot. Oo, hindi lang sa motor, sa mga private vehicle din, ng four-wheel vehicle. Ang daming biglang mag-change ng ano, ng lane, ng walang pasabi. Or kaya, nasa gilid mo na, hindi mo alam. Oo, hindi mo alam. Kaya dyan, siya nagmo-monitor. Siya nagmo-monitor. Kaya, plus yun sa akin, kailangan natin. Maganda nga yan. Nagustuhan ko pa sa Honda BRV, sa exterior pa lang tayo ha, yung ano niya, yung roof rail. Meron siya. May roof rail siya, ang ganda. Para sa akin, kahit hindi ako mahilig maglagay ng cargo sa taas, ang ganda ng may roof rail, nagagandahan din ako sa may roof rail. So all in all, ang panalo sa akin sa exterior ay equal lang. Para sa akin, equal. Iba kasi, ibang... May iba kasi, mas gusto si Avanza, may iba mas gusto si BRB. Pero sa personal choice ko sa dating, sa looks, 1 to 10 na lang tayo, ganun na lang. Ang score ko kay Avanza ay 8.5, si BRB 9 sa looks. Yun talaga, yun ang nasa puso ko eh. Pero sa Avanza tayo ngayon. Sa looks, okay na tayo. Sa interior naman tayo, pasok tayo sa interior nila. Sa interior nila, ang linis para sa akin, ang linis ng pagkagawa ni Daihatsu New Global Architecture sa Avanza G. Nalinisan talaga ako sa ano niya, sa dashboard. Maganda. Ang linis na. Malinis yung maayos yung pagka-arrangements. Napakasimple. Walang masyadong maraming burburloloy. Oo nga. Di ba? Yun, gusto ko yung malinis. Ayoko yung ano. Pero may iba't sa atin dyan mga kasibs na gusto yung may mga stuff toys sa harapan. Gusto ko kasi talaga malinis yung dashboard. Oo, maganda nga ganyan eh. Walang masyadong maraming eklabu-eklabu. Yan yung nagustuhan ko sa interior ni Avanza G. Si BRV yung infotainment, yung ano niya, yung dashboard niya, nung nakita ko nung unang release siya, ang ganda rin, ano, ang linis. May ano, hindi kasi ako fan ng ano, ng Mika, Black Mika. Yung medyo ano, kasi nag-i-scratch yung, di ko gusto. Gusto ko yung mga matte finish. Yung piano black ba yung sinasabi nila? Piano black, yun lang ayoko sa dashboard, yung may piano black finish na ano. Ayoko makintab. Ito, ang ganda nga nito yung pattern nyo. Yung nga, yung diba? Galing. Akala hindi, mo... Hindi mo siya mapapansin na ano? Na plastic. Mm-hmm. Plastic lang. Tsaka hindi mo makikita yung mga scratch niya. Yung pangina gusto ko sa Avanza G, push start button na siya. Keyless entry. Si BRB, keyless entry din naman siya. Kaya nga lang, rotating, may susi. Hindi siya push button start. Hindi pala push button yun. Diba? So, for the price difference of 91,000, push button ka na dito sa Avanza G. So, nakalamang na naman si Avanza dito. Tilt and telescopic to. Ito, pakita ko. Nagawa mo na ba yan? Ayan. Telescopic. Wala na. Ayan. Yan ang gustuhan ko dito sa Avanza G. Well, kay BRVS na CVT, tilt lang. Ganun-ganun lang. Walang ganun. Fixed na yung ano niya, yung layo. So, doon na naman, natalo na naman sa features na yan. Ang ano naman na ito, ang kinaganda ni Avanza G, may long sofa mode. May long sofa mode pala ito, no? Ayun lang, may long sofa mode siya, di ba? Pang pamilya talaga siya. At si BRV, hindi mo magagawa yan eh. Tapos sa ano naman, sa pinaka third row seats naman niya. Pag finold mo yung kay BRV, nakalutang pa, nakaangat. May angat yung puwan, no? Pero si Avanza... mo cargo, pang cargo, di ba? Pero si Avanza G, talagang ang ganda ng pagka-plot ng pagtupi ng lipto. Hanggang dito yung sa
pangalawang row, pag tinaubo yan, flat eh. Hanggang din sa likod. Dire-dire. So yun yung mas nangingibabaw sa akin si Avanza G. Sumunod lang si BRB. Ayan. Yan yung sa aking, ano ha, sa aking side profile. Sa iyong pananaw. Sa pananaw. Mas gusto ko siya. Oo, para mas sa'yo. Mas na-inlove ako. Mas, wow! Mas parang naging home at home ako na parang feeling ko nasa malinis ako, nasa maluwag, nasa sakit. Actually, ang luwag talaga ng loob ng Avanza. Maluwag lang talaga. Ang taas ng ceiling. Okay, specs. Sa engine specs naman tayo, kahit na... kahit pabilisan lang, kasi pare-pareho lang naman yan eh. Kahit anong sabihin ko sa inyong digit, na pag tumitingin ako sa sakit, hindi ko naman tinitignan. Kahit CC na lang ang tignan mo, yun na lang ang titignan natin dyan eh. Sa engine naman nila, parehas lang sila 1.5. Parehas na 1.5. Parehas na 4-cylinder, parehas na fuel injector, parehas din silang gasoline type, at parehas din naman silang may hill start assist na napaka-importante. Ano pa ba? Parehas lang. Halos lahat ng engine spec niya halos pareho na. Sa torque, mas malakas si ano si BRB. Sa hatakan. Sa hatakan, mas malakis. Pag sinabi mo kasi torque sa hatakan yan, so mas malakas si BRB kaysa kay Avanza sa hatakan. Mas malakas din sa, mas mataas din yung horsepower niya kaysa kay Avanza G. So, doon, medyo nagkatalo lang doon. So, alin nilang pipiliin mo sa dalawa? Fuel economy nitong si Avanza G, kiniklaim ni Toyota na 21 km per liter. 21. Si BRB naman, is 24 km per liter. So, kung iisipin nyo, di ba, mas mataas yung hatak ni BRV. Kasi, ano naman yan, siyempre, titignan nyo rin yung curb weight, yung bigat ng sasakyan. Kung compare dun sa... Sa tingin ko, parehas silang matipid when it comes to fuel economy. Kaya hindi mo pwedeng sabihin mas matipid si Honda or si Avanza. Nasa driver pa rin. Nasa driving pa rin talaga yan. Nasa driving habit mo pa rin yan. Okay na tayo sa engine, parehas lang. Pareho lang naman eh. Medyo may unting taas lang si BRB. Mataas talaga siya. Sa headlight pala, sa mga ilaw natin, si BRB, lahat yun LED. Si Avanza G naman, lahat yan LED din, except sa fog lamp. Si BRB kasi yung fog lamp niya, naka-LED na rin. May DRL si ano si... DRL, BRB. Ano yung DRL? Daytime running light. Ewan ko ba't naibigay yun? Safety features din daw. Safety daw yun. For DRL. Yung kailangan open siya kahit naka-araw. Yun, it's a plus pa yun na may DRL. Maganda din pag yun. May DRL sa sakin, no, pang mayaman ka. Parang social yun, pag may nakailaw lang. Wait lang, ano lang natin, recap lang natin. Sa exterior, panalo sa akin si PRV. Sa interior, panalo sa akin si Avanza G. Sa engine, wala akong, hindi naman sa walang pake. Pero, parehas sila. Parang pareho lang. Halos parehas lang. Kaya tapat silang dalawa. Tapat, kasi Sige, sabihin na natin 9 si BRB, tapos 8.8 si ano, si Avanza. Sige, ganun na. Para kasi may ano pa rin siya. May lamang pa rin. Sana naman tayo, sa safety features, nakapatay tayo, BRB. Ayan na. Safety features naman tayo. Safety features. Lahat na, sabihin mo lahat na. Comparison na sa price difference na 91,000 pesos. Mayroon bang driver's front airbag, SRS airbag si Avanza G? Meron. Meron. Ayan. Meron din ba si BRB? Meron din. Meron. Meron bang front side airbag si Avanza G? Meron. Meron din. Meron din si BRB. Meron din. Meron din. Lahat ng... Meron, hanggang doon. Pero hindi, doon lang tayo sa harapan. Sa S lang. Ito kasi nakikita mo lang to sa mga luxury vehicle. Meron bang curtain airbag si Avanza G? Meron yan. Curtain. Diba sa presyo, 1 million business. Meron curtain airbag. Si ano, si BRB? Yun yung hindi ko nakita eh. Wala siya. Doon medyo na-downside ako doon sa airbag niya. Tapos may magsasabi na, kaya ko naman mag-drive ng walang airbag sa car. Di bumili ka ng basic car. Siyempre, pang-family ang... Pang-family yan. Siyempre, safety. Siyempre, mahalaga sa'yo ang pamilya mo. Dapat yung sasakyan mo. Mahalaga din na aalagaan ka. Magalaking bagay yun. So, safety features is a plus talaga. Hindi. Sa, yun nga, yung sinabi ko kanina, side mirror, blind spot monitoring. Meron si Avanza. Pero si... BRV, wala eh. Medyo nag-lock doon. Maganda, dapat lagyan din ng gano'n. Pareha silang dalawang merong
rear parking sensor. Oo, meron. Pero walang front parking sensor. Front sensor. Oo, wala. Para sa akin, mahalaga din na may sensor sa muso. Oo, maganda din. Meron, pero wala. Yeah. Pares yung dalawang wala. Engine immobilizer. Meron. Meron din naman. Ako. Meron din dyan. Tapos sa traction control, meron din. Mm-hmm. May stability control. Pero mas maganda ang stability control ni Avanza dahil lowered siya kapag mm-hmm. kay BRV. Si Avanza. Ayan, si Avanza G. Meron siyang yung parang biglang hihinto siya, yung sense na may biglang umandudus, parang sa bumper niya, umangga. Oo, yun. May ano hindi siya. Hindi ko alam kung anong mayroong mangyayari doon pag sa crash sensor. Kaya hindi wag na sana natin mag- Pero may ganun siyang features, safety features din siya, na wala si, si BRV. So, sa safety features natin, ang layo ng Avanza G sa BRVS CVT. So, doon talaga talong-talo. Kahit anong sabihin natin alayo talaga ng gap. Dahil, ewan ko, baka nalugi si Toyota Avanza G dito. Kasi, lugi si Avanza G. Kasi, ang dami nag-i-inquire na out of, parang out of stock nga, wala pang dumarating dito sa Pilipinas. Kaya yung mga fellow Sibs natin na nanonood ngayon, alam ko na gustong-gusto nyo na makabili ng Avanza G, pero wala kayong ahenteng makita na may stock nito kasi nga naubos. Baka nga ayaw na lang magbenta kasi lugi sila sa specs. Lugi sila sa specs. Lugi sa specs. Avanza G. Kung at magkakaroon yan, antayin nyo na lang. Mas maganda yung napupusuan nyo talaga kahit na medyo matagal dumating. Oo. Kasi yung balita ko ngayon na wala ka talaga mahanap na Avanza G ngayon dahil naubos na. Pero ibang variant meron naman. Wala na rin. Ay, lahat din sila talaga. Lahat, kaya, so yung BLS talagang pinipilit nila may benta. May benta. Pero ang puso ng madlang people ay iba kasi, nasa Avanza. Iba kasi yung tsura na ng Avanza ngayon . So, ganda na . So safety features natin, no doubt, panalo talaga si Avanza G sa safety features compared kay BRV. Na S CVT. Pero kung i-compare mo naman yung safety features ng VX niya, yung sensing, top of the line, yung Honda Sensing, iba, talaga panalo talaga yun. Oh, ang dami ng daming safety features na compared kay Avanza G. Pero, syempre, yung BRB na VX, ang kung ilaban natin naman yan sa Toyota na Veloz na top of the line na may Toyota Sensing din. So, yun sila ang magkatapat. Yung magkatapat talaga. Yung dalawa. Ito kasi pinilit lang. Medyo lang. Hindi kasi nasa choice ko talaga. Na sa puso ko talaga si Honda BRB na piliin, na kung ako lang mag-isa ang bibili ng sasakyan, yun ang bibiliin ko, si BRB SCVT. So, sa safety features, panalo talaga, malayo. So, ang bottom line dito is, pinili namin si Avanza G dahil sa safety features, sa looks din, at saka sa interior design niya, at sa budget namin, na sinabi namin, kasi choice namin yun na pamilya na ito ang bilhin. Pero sa personal preference ko, kung ako ang bibili, si Honda BRB SCVT ang bibilin ko compared kay Avanza G. Kung ako ang masusunod. Pero syempre, hindi naman tayo lang gagamit ng sasakyan. Tatanungin din natin yung mga members of the family kung anong gusto nila. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry.